Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. So guys, ngayon ay mayroon tayong gagawin, isang Asus laptop guys. Bali, ang sira niyan guys ay motherboard. Ito ang sira guys, motherboard. So kung mapapansin nyo guys, wala na siyang laman sa loob kasi inalis na natin yung motherboard niya. Ngayon guys ay i-replace natin sila lahat ng bagong SSD 480 gig, bagong motherboard, okay, bagong battery para sa may CMOS niya guys. So ngayon ay alisin natin itong CPU niya at ililipat natin ito sa may bagong motherboard guys. So guys, panoorin natin. So ito po muna ang una ating tatrabahuhin. Bali, aalisin natin itong motherboard niyo guys at motherboard ng CPU niya, parang heatsink, at ililipat natin doon sa may bago. So alisin natin guys yung kanyang mga screws. Okay. Dami pa lang screw guys, oh, na alisin, bali ito. So itong ginagawa natin guys ay first time natin to na gagawin. Actually ito guys ay pinagawa ko sa may pagawaan, sabi sa akin i-revive lang nila, bali meron lang silang kakalikutin guys para gumana ulit itong aking laptop. Kaso nga lang, ang nangyari nung chinek ko na guys ay mayroong mga problema na hindi talaga nila naayos. Kaya nag-decide ako guys na bumili ng bago na motherboard. Yan. So ito guys, ito na yung luma niya, no? Alisin na natin to kasi ito ang linisin natin guys. Yan, linisin natin ito. Ayan guys, so ito yung dilinisin natin, ito yan. Ay, wala pa pala akong cotton buds. Ayan guys, so gamitan natin guys ng alcohol para lumambot. Yun, tatanggal na siya. So ito na yung bagong motherboard guys natin. Yan, may mga tape pa talaga siya. Bali, alisin natin yung mga tape guys. Secure na secure. Okay.
Bali to motherboard guys pala, nung binili ay tinisting talaga nila, kaya nagtagal sila bago pa nila may padala sa akin. Tapos meron tayong pang ano guys, pang thermal paste. So ito guys yung thermal paste natin na binili ko. Dalawa na guys kasi naubos na yung dati kong binili. So may mga laptop din ako kasi na inayos. Tapos bumili na ako ng dalawa para may sobra pa tayo na gagamitin sa susunod. So ito yung nire-replace natin guys. Babalik natin sa bagong motherboard natin yung heatsink niya. So bali yung mangyayari ay nakaganito yun guys. Yeah. Ito. Lagyan mo natin siya ng paste. So ganyan lang guys paglagay ng thermal
paste saka pagbalik itong heatsink natin, guys. Ito na yung luma kanina, guys, na tinanggalan natin. Ayan. Bali, itong luma na to ay nag-short ito ng inayos nila sa may pinaayusan. So, ngayon, guys, bali, nailagay na natin. Tapos itong ano ng fan niya, pasok na rin natin sa bagong motherboard. Ayan, guys, naipasok na natin. Ayan. Ito na siya. So ganyan lang, guys, kadali maglipat ng fan saka heatsink mula sa lumang motherboard at ating i-install sa may bagong motherboard. Napakadali gawin. Yung mapapansin nyo, ito may pangalang ASUS talaga, original motherboard. Ito naman ay iba yung pangalan niya, guys. So, guys, salamat sa inyong panunood at sana ay may natutunan kayo sa ating pagkalikot ng laptop, pagpalit ng heatsink at paglagay ng thermal paste. So, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share. Saka, huwag natin kalimutan, guys, i-click ang notification bell para meron kayong mahirap na lang magsalita, para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos.